Sa ginanap na 2022 Transparency Roadshow araw ng Martes sa Provincial Capitol, ay muli nagpaalala ang Presidential Communications Operations Office o PCOO sa mga ahensya ng gobyerno kung ano ang importansya ng freedom of information na dapat sundin. Ayon kay Acting Deputy Presidential Spokesperson Attorney Michael Christian Ablan, ang FOI ay nagsimula noong pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 2, Series of 2016 na nagbibigay ng mandato sa mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng mga impormasyon sa lahat ng transaksyon at operasyon na ginagawa nito. Sinabi nito na kahit sino ay pwede magsumite ng FOI request sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng executive branch bilang pagpapatupad ng President's good governance. So what is the importance of transparency here? Transparency is important here because it holds us into account because we are using your money. Pera po ninyo. Nagbabayad po kayo ng income tax, nagbabayad po kayo ng VAT, nagbabayad po kayo ng dami pang ibang mga taxes. Saan pupunta yung wish ninyo? Napupunta sa amin. Kami ang in charge kung magka-prioritize pa kami gumawa ng bridge o gagawa kami ng hospital o magpapatayo kami ng school building. You still have the right to find out how we are using your money. Hiniling din ito sa mga lokal na pamahalaan ng munisipyo sa lalawigan na magpasa na ng FOI ordinance dahil sa kanilang datos na iprinisinta ay tanging provincial government o Palawan pa lamang ang mayroong ordinansa para dito. Hopefully po, makonvince po namin ang LGU nyo, Mayor, na magpasa ng FOI ordinance kasi sa area nyo po, ang provincial government lang. Wala pa kaming city or municipality. Now, if your LGU already has an FOI and hindi po siya nakalista dyan, please inform us para ma-update namin yung database namin. Nilinaw din ito na hindi dahilan ang Data Privacy Act upang hindi magbigay ng impormasyon na hinihingi ang isang ahensya ng gobyerno dahil ito ay iba sa FOI. Dagdag pa niya, may iba lamang impormasyon na hindi dapat ibigay, kagaya na lamang ng personal cellphone number, identification number at address. Subalit ko ang hinihingi ay mga pampublikong impormasyon ay dapat itong maibigay sa loob lamang ng 15 working days. Pumapasok na nila privacy pag ang involved dun ay personal information. Halimbawa, kontrata. MOA entered between PSU and FOI. We will be signing it later and this afternoon. Is that a public document accessible to FOI? Answer is yes. Contracts usually entered into by government agencies with the private sector or the business sector, notarized is considered a public and official record. And therefore, FOI-able. Now, what information in the contract cannot be disclosed, which is counter to the Data Privacy Act? Our personal information. In the MOA, at the end of it, may attestation, may nakalagay doon na passport number ko, driver's license number ni Pres. That is personal information. So what do we do? What do NGOs do now? Naku, hindi ko pwede disclose yung MOA kasi data privacy, Sir Ronnie. No. That MOA can be disclosed and what the NGOs are instructed to do are to redact the personal information. Ibura ninyo, isnope ninyo, i-cross out ninyo yung sensitive personal information. That's how you harmonize data privacy and access to information. Samantala, ang aktibidad na ito ay diniluhan ng iba't ibang representatives mula sa government offices, law enforcement agencies at akadem. Jen Magdayaw, Palawan News.